Bantay sarado ng pulisya at militar ang special elections na ginaganap ngayon sa Binidayan, Lanao del Sur. Sa gitna ng botohan, may ilang hinihinalang menor de edad na kasama sa pila ng mga botante pero hindi basta mapaalis dahil may dala silang COMELEC ID. Mayulat on the spot si Raffy Ima. Raffy! Sa ngayon, Maris, tahimik pa rin ang sitwasyon dito sa bayan ng Binidayan, Lanao del Sur, limang araw matapos yung pagkakaantala ng eleksyon dito dahil sa mainit na tunggalian ng magkakalabang kandidato. Dito sa Binidayan Community High School ng Mindanao State University, ang may pinakamaraming bilang ng botante na nasa humigit kumulang 2,000. Dahil buhos na yung konsentrasyon ng puwersa ng militar at pulisya dito sa lugar, pansin natin yung maayos at tahimik na botohan. Mahigpit na ipinatutupad ng mga bantay na pulis at mga sundalo yung pagkakaroon ng maayos na pila. Katunayan ay 10 butante lang yung pinalalapit mismo sa polling precinct. Iniiwasan kasi ng mga sundalo at pulis na dumikit yung maraming butante sa mismong kwarto kung saan isinasagawa yung botohan dahil dito kuminsan nagsisimula yung gulo. Dahil dito sa malawak na field sa harapan ng eskwela, naghihintay yung karamihan sa mga butante hanggang sa sila itawagin para lumapit sa mismong presinto. Pawang mga miyembro ng PNP ang nagsilbing Special Board of Election Inspectors, ang Deputy Chief for Administration ng Police Regional Office ng ARMM ang mismong nangangasiwa sa mga sa kanyang mga tauhan. Mabilis ding nakakakuha ng pampalit na vote counting machine ng mga otoridad kaya mabilis at walang naging aberya sa botohan. Pansin lang natin na Maris, yung pagboto ng ilang botante na tila wala pang 18 taong gulang. Bagamat nasa opisyal na listahan naman sila ng COMELEC, ay kitang-kita sa mukha at pangangatawan ng ilan sa mga ito na tila mga minor de edad pa lang sila. Ang isa sa mga ito ay pinali sa pila ng mga nagbabantay ng pulis dahil halata naman na talagang bata pa ito kahit may hawak siyang COMELEC ID na nakasaad sa kanyang ID, Maris, na ipinanganak siya noong 1994. Lumalabas na 22 taong gulang na siya. Pero nang tanungin ko ang kanyang kasama kung ano talaga yung kanyang edad, narito yung kanyang pag-amin. Hindi yung mali. Hindi na. 16 siya, 16. 16 siya ngayon. 16? Oh. Hindi pwedeng bumoto yung 16. Dapat 18. Ayon sa mga pulis na narito, bagamat may mga nakikita nga silang mga kabataang bumoboto, wala naman silang magagawa kapag ipinakita na nila yung kanilang COMELEC ID. Sa kabila ng mga insidenteng ito, ayon sa PNP, tahimik at maayos yung nangyayaring botohan dito. Katunayan, may ilang presinto ring tapos na yung botohan. Narito ang pahayag ng PNP sa nangyayaring botohan dito sa Binidayan. So far, Raffy, maganda. Maganda naman yung ating preparation sa security. In fact, nag-create kasi kami ng Philippine Army ng yung task group Binidayan. Saka binuhos natin ang tao natin ngayon dito. May mga nagkakaproblema ang mga BCMs. Pero minor lang naman, nare-resolve kagad. Bukod dito sa Binidayan, may 3 presinto rin sa bayan naman ng Tamparan na nagsasagawa na ngayon ng special elections. Wala pa naman umunong naitatalang insidente doon. Maris? Raffy, gaano karami yung mga bumoboto na parang minor de edad talaga? Medyo significant ba yung number nila? At isa nga lang ba yung hindi pinatuloy dahil talagang mukhang batang-bata pa pero the rest ay pinayagan na mga makaboto? Kanina nakunan ng ating cameraman yung isa na nakaboto. Pinaboto siya ng BEI dahil nagpakita siya ng ID. Pero yung isa na nakuha ko at nasundan ko, ito yung pinaalis mismo sa pila dahil nakita ng pulis na talagang bata pa. Nasa 12 taong gulang lang yata ito. Pero meron siyang hawak na COMELEC ID. Pero nga, nung ating tanungin, inamin nung kanyang kasama na 16 years old lamang siya. Pero nung binanggit ko nga kanina, dun sa narinig natin sa soundbite, na dapat 18 taong gulang ang papayagang bumoto, nagbago yung sinasabi ng kanyang kasama at sinasabi na niya na maglalabing 8 taong gulang na raw yung kanyang kasama. So ito yung mga insidenteng lilinawin din natin sa COMELEC dito sa Binidayan kung bakit may mga ganitong insidente. At least 2 or 3 yung nakita natin ng mga kabataan na bumoboto rito. Yung iba naman ay mukhang bata pero hindi natin mawari kung talagang nasa hustong gulang na mga ito. Pero ang kapansin-pansin at ang very important dito ay meron silang mga voters ID kahit na itsurang bata pa lang sila, Maris. Pero isa sa ilalim kaya pa yon sa investigasyon o dahil nakaboto na tapos na yon? Well, yung nakaboto, Maris, tapos na yon. At yung isa naman na
pinaalis sa pila ng police officer ay hindi natin nakita na pumila na ulit. Hindi natin alam kung bumalik siya sa pila nung tayo umalis na para nga mag-live ngayon. Pero kanina ay pinaalis na siya ng police officer kahit na may hawak siyang ID. Pero ang sinasabi nga ng PNP rito, wala naman talaga sila magagawa kapag may mga hawak ng ID ito mga botante. At ito ay mga legitimate na mga ID, Maris. So talagang kung hindi naman, wala naman talaga makakapagsabi at wala namang angal yung mga watchers dito, eh talagang boboto sila. Pero yun nga, isa lamang katangi-tangi yung pinaalis sa pila dahil yung official na ating nakita, eh talagang iiling-iling siya. Dahil alam niya, nakikita niya sa itsura nito na wala pang 18 taong gulang kahit siya ay may hawak na ID, Maris. Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Raffy Tima.